ang buhay natin sa Nichols. Unang bahagi. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubot Tolentino ay ang inyong kabaryo at tagapagkwento na may paglalarawan. Ang Nichols ay isang paliparang pangmilitar ng Estados Unidos noong kapanahunan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kalaunan, ito ay opisyal na naging punong himpilan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Kinilala bilang ang Nichols Air Base. Ito ngayon ay tinatawag na Villamor Air Base. Ipinangalan bilang parangal kay Jesus A. Villamor, isang Pinoy na pilotong lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang MS Village, na kilala rin bilang ang barrio, ay ang tirahan ng tanging mga nakalistang tauhan ng hukbong panghimpapawid at ng kanilang pamilya. Ito ay bahagi o nasa loob ng base militar. Tinawag na Barangay Villamor 183, ito ngayon ay isa ng bukas o halo-halong komunidad. Ang tirahan ng mga tao ngayon ay hiwalay na sa base militar. Ako ay sinilang noong 1955. Ikalima ako sa siyam na magkakapatid at lumaki sa baryo. Sa abot ng aking pag-alaala, sa loob ng Nichols ay maraming puno. May mga malilinis na kanal at sapa. At ang mga tao kahit papano ay magkakakilala kahit man lang sa apelyido. Sa madaling salita, mayroong damayan. Para bang tayo ay naninirahan sa probinsya na nasa loob ng siyudad. Sa panahong iyon, ang Nichols ay nasa Rizal City pa. Noong 1950, pinirmahan ni Pangulong Elpidio Quirino bilang isa ng batas, Republic Act 437, na ang Rizal City ay Pasay City na. Sa loob ng Nichols ay kakaunti pa lamang ang mga sasakyan noon, kung kaya't sa labas ng bahay, ang mga kalsada ay nagiging palaruan din ng mga bata. Tayo ay naglalaro din ng mga panloob na laro tulad ng sungka, monopoly, Chinese checkers, scrabble at iba pa. Kahit mga babae ay ating nakakasama sa mga larong ito. Sa gabi kapag maliwanag ang buwan, naglalaro pa rin tayo sa kalsada hanggang mga alas 9 ng gabi. Pagdating ng alas 10 ay curfew na. Kapag wala na ang buwan sa gabi, kontento na tayong pinanonood ang mga bituin kung saan ang Milky Way ay kitang-kita pa. Posible yun noon dahil madilim pa ang kapaligiran. Wala pang masyadong mga nakasisilaw na mga ilawan ang syudad. Alam natin kung ang bituin ay isang planeta dahil ito ay hindi kumukuti-kutitap. May paliwanag ang agham tungkol dito. Gustong-gusto nating mag-abang ng bulalakaw at kapag sumulpot, ating ibinubulong o isinisigaw ang ating mga kahilingan, diba? At kapag gusto naman nating maligo sa tabing dagat, sa Manila Bay, tayo ay dinadala ng ating mga magulang para mag-picnic sa gilid ng Diwi Boulevard, na ngayon ay Rojas Boulevard sa Aklaran.
tayo ay libang na libang na manghuli ng isda, hermit crab, at mangolekta ng kabibiroon. Mga seashell. May malaking bahagi sa gilid ng Andrews Avenue mula Baclaran, dadaan ang CAA compound patungong Nichols na punong-puno ng mga gulayan. At ang amoy ng kinchay na dala ng simoy ng hangin ay naguudyok sa atin ng sariwa o maaliwalas na pakiramdam. Kahit cauliflower pa nga ay nabubuhay sa mga hardin doon. Ang Baclaran ay ang makomersyong distrito. Lahat ng ating mga pangangailangan ay ating nabibili sa Baclaran. Pero sa loob ng baryo, sa kanto ng kalyeng 3rd at saka 10th, ay may pangunahing tindahan, ang Kambal Store, para sa agarang pangangailangan ng mga taga-Nichols. Mayroong mga kapitbahay naman na marunong sa negosyo na nagbukas ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay nila. Yung iba sa kanila nagpapautang. Lista muna ba? Yung iba naman, hindi pwede. Kumbaga, your credit it is good, but we need cash, di ba? May mga ganong kasabihan. Ang aking pamilya ay nanirahan sa numero P13-09 sa 3rd Street sa pagitan ng kalyeng 10th at 8th. Dati ay may dalawang palaisdaan sa likod ng aming bahay at kalaunan, yun ay tinambakan ng mga bato at lupa upang tayuan ang bahay ni Sergeant Enrico, ang aming bagong kapitbahay. Karamihan, ang bakuran ng mga kabahayan ay nahahati lamang ng mga tanim, plant hedges. Ang marka ng hangganan, yung mohon, ay nakabaong, nakalitaw lamang ang tuktok nito. Ang aming mga kapitbahay ay sina George Lordeliza at nang sila'y lumipat, si Sergeant Aquilino Tuya ay ang tumira sa bahay na iyon. Sa tabi ni Sergeant Tuya sa kabila ay si Sergeant Paterno Cardenio. Isa pa naming kapitbahay sa aming bandang kaliwa ay si Sergeant Ricardo Biloso. Sa aming harapan, sa kabila ng kalsada ay si Sergeant Simeon Chera. Sa kanyang kanan naman ay si Sergeant Joaquin Tanangonan. At sa kanyang kaliwa ay si Sergeant Pedro Andrada. Sa aming bandang likuran sa kaliwa ay si Sergeant Teodoro Martinez. At ang kanyang kaliwa ay si Sergeant Nicolas Flordeliza. Sa aming harapan, sa kabila ng kalsada sa malayong kanan ay si Sergeant Serafin Valenton. Para sa karagdagang kita, maraming mga may-ari ang nagpapaupa ng bahaging kanilang bahay upang tirhan ng mas maliit na pamilya. O kaya, kapag may lugar pa, nagpapagawa na lamang sila ng extension para paupahan. Ang mga lote at ay pag-aari ng gobyerno. Ang mga bahay lamang ang kanilang pag-aari. Kapag ang isang sundalo ay nag-retire na, kailangan niya nang umalis ng Nichols at ibenta ang kanyang bahay sa sundalong nasa serbisyo pa. Ang aking mga magulang ay mayroong malapit na ugnayan sa iba pang mga pamilya sa Nichols. Ang iba ay aming naging ninong at ninang o kaya ay naging ninong at ninang ang aming ng kanilang anak ang aming mga magulang. Ang mga magkakapitbahay na magkakasing idaran ay naging magkakalapit na magkaibigan, magkakabarkada o magkakatropa, boys o girls. Pinaligiran ni Erpat ang aming bahay ng iba't ibang punong prutas para sa dalawang dahilan. Una, upang maprotektahan ito laban sa bagyo. At ikalawa,
upang magkaroon kami taon-taon ng mapipitas na bunga. Ang mga kapitbahay ay nakinabang rin. May mga nangungupit rin. Ang mga ibon at paniki ay nakakuha rin ng kanilang bahagi. Noong bagyong Yoling, na may pandaigdigang pangalang Patsy, isang napakalakas na bagyo na tumama sa Luzon noong November 19, 1970. Kahit pa nga ang bubong ng mga hangar ay natuklap din at may mga maliliit na eroplano ng Philippine Air Force na natangay at nabuwal na parang mga laruan lamang. Ang bilis ng hangin ng bagyong Yoling ay 155 miles per hour o kaya 250 kilometers per hour. Gaano yung kalakas, tingnan natin. Ganito. May isang bahagi ng bubong ng bahay ni Sergeant Tesoro sa Manluna Street ang tinangay at binuhat ng napakalakas na hangin ni Yoling. Lumipad iyo ng 2 bloke ang layo. At imbis na mag-crash sa aming bahay, aming napakalaking punong mangga sa harap ng highball namin, naharangan iyon. Naisalba nito ang aming bahay. Nagkaroon lamang ng napakaliit na pagsira. Mukhang nahulaan ito ni Erpat. Ang mga poste ng kuryente ay nagsitumbahan. Halos isang buwang walang kuryente noon. Naayos lamang ito bago magkapaskuhan. Yeah, pag nagbabrown out, biglang nagkakailaw. Yay! Diba ganun? Hanggang ngayon ganun eh. Si Erpat, Cirilo Liloy Pedroso Tolentino ay isang veterano ng ikaliwang digmaang pandaigdig. Kasapi siya sa USAFE sa Mindanao. Naging prisoner of war sa ilalim ng imperyong sandatahan ng Hapon. Pero siya ay nakatakas habang sila ay nililipat sa death march. Maaari po ninyong panood ang aking PowerPoint video, My Dad, My Hero, tungkol sa hirap na kanyang dinanas at napagtagumpayan noong gera. Hanapin lamang po ang aking channel, Herschel Tolentino, sa YouTube. Nang matapos ang gera, siya ay nagpalista sa hukbong himpapawid ng Pilipinas. Ang kanyang service number ay 20-8079. Siya ay nagtrabaho bilang isang aviation electronics o aircraft maintenance technician sa 410th Air Material Wing. May mga pagkakataong may kinalaman sa kanyang trabaho na siya ay naa-assign upang mag-aral sa ibang bansa. Sa gayon, siya ay aming hinatid sa airport. Sa Arrivals Departures View Deck ng Manila International Airport, MIA na ngayon ay ang NAIA 2. Siya ay aming pinagmamasdan habang kumakaway at nakangiti, pero mukhang malungkot dahil sa pagkawalay sa pamilya habang paakyat ng eroplano. Posible yun noon. Makikita mo yung aakyat sa eroplano, di ba? Noon, okay yun. Sa ngayon, iiwan mo na lamang ang mag-a-abroad sa departures entrance. Wala na ang madrama at maemosyonal na pahalik sa hangin ba, flying kiss na pagpapaalam habang nakikita mo ang minamahal mo na papasok ng eroplano. At sa kanyang pag-uwi, matapos niyang timbrihan si Ermat sa sulat ng petsa ng kanyang pagdating, kung anong eroplano siya nakasakay, yung flight number, ganyan, etc. At kung anong oras ang pagdating nito. Sa paghinto ng eroplano, sa may harapan,
ng arrivals departures viewers deck kung saan kami naroon sa airport, kami ay excited habang ang pintuan ng eroplano ay bumubukas at siya ay aming makikitang pababa ng hagdan kasama ng iba pang mga pasahero. Kami ay napapatalon at sumisigaw ng Daddy! Daddy! Sa kanyang pagkinig sa amin at pagkakita sa amin, siya ay excited ding ngingiti at kakaway. Ilang ulit nangyari ito sa mga ganung kaganapan. Ilang beses nangyari kasi ilang beses siya nag-abroad. Mayroon siyang mga pasalubong, mga laruan, tsokolate, at kung ano-ano pa. Manika sa mga babaeng kapatid. At sa masasayang sandaling iyon, matapos ang siyam na buwan, may isang bagong kapatid ang isisilang at lalo pang nagiging masaya ang pamilya. Bilang mga bata, tayo ay nagtataka kung saan ba nanggagaling ang mga sanggol na ang mga baby ay dala ng mga mahabang leeg, mahabang tuka at mahabang binting mga ibon, mga puting ibon. Ang tawag doon ay stork. Na kanila itong dinadala sa mga hospital, binibili ng ating mga magulang at lumalaki sa tiyan ng ating mga ina. Walang magulang na nagsasabi kung paano ginagawa ang mga baby. Kasi nga, likas na matututunan din naman ng mga bata kung paano gumawa yun sa kanilang paglaki. Tawa naman dyan. Bilang isang batang paslit, ako ay punong-puno ng pag-uusisa. At swerte naman dahil ang Nichols ay may masuportang kapaligiran. Isang pagkakataon sa pagdating ng tag-ulan, karaniwan ay sa buwan ng Mayo. Isang gabi, matapos ang malakas na ulan, habang ako ay nakahiga, patulog na ako noon. Nakarinig ako ng malalakas na ingay na akala ko ay sabay-sabay at sunod-sunod na huning kwak-kwak, kwak-kwak. Kung kaya't, aking inisip na, saan kaya galing yung mga ligaw na patong yun? Lumaon na pag-alaman ko na hindi pala sila mga ligaw na pato o bibi, kundi kumukukak lang ng mga palaka habang kanilang hinuhuni ang pagtatawag sa isa't isa bilang upang sila'y mag-asawahan. Kalaunan, ang mga butete ay makikitang naglalanguyan, nagsasayawan at kalaunan naglulundagan sa mga kanal at mga dabuhang naging tubigan gawa ng ulan. Sa umaga, ako ay makakikita ng bilog-bilog na patak ng bahaghari sa basa pang kalsada. Yaong akala ko ay mula sa mga bagay na may kinalaman sa kulog, kidlat at bahaghari na nalagdag mula sa langit kagabi. Baga heavenly, ano ba mga heavenly na mga bagay na to? Galing yata to sa paraiso, parang ganun. Kalaunan, akin na pag-alaman na mga malamahikang kulay na ito ay galing lamang pala sa mga patak ng langis mula sa nagdaang sasakyan. Na dahil sa refraction ng liwanag ng araw sa tubig, itong mga bilog na nakakaakit-akit na bahaghari ay lumalabas. Walang kinalaman ang paraisong langit dito. Masyado ako na-disappoint. Gustong-gusto nating maligo sa ulan, di ba? At may mga pagkakataong hindi na nating kinaya ang lamig. At may mga maliliit na kung anong matitigas na bagay ang tumatama sa ating balat. Sa ating pagtataka noon, ating nakita na may mga maliliit palang yelo kasama ng ulan. Maganda pa kasi yung environment noon eh.
Ngayon, wala na yata ganyan eh. May isang araw ng Setyembre kung saan ang mga talahib ay namumulaklak na, di ba? Kita natin puting-puti yung, ano, yung mga runway, yung mga lugar, yung mga talahiban, di ba? Puting-puti. Kasi namumulaklak yung talahib. Bandang September yon. Sa aking paggising sa umaga, ako ay nakarinig ng maiingay na tunog ng tarat na nag-aaway-aaway. Kung kaya't sila'y lumilikha ang ganong mga ingay. Ito yung tarat, di ba? Lumaon, aking napag-alaman na ang tarat ay isa sa mga uri ng mga ibong manlalakbay mula sa Hilagang Asya na nagtutungo sa Pilipinas upang iwasan ang kanilang taglamig roon. Bago lumubog ang araw, ang iba sa mga uri ng mga manlalakbay na ito, ang mga ibon sa dagat sa Manila Bay at ang mga tagak sa mga tabang na tubigan, ay nakikitang lumilipad sa ibabaw ng Nichols sa kanilang pormang V habang patungo sa kung saan sila ay magpapalipas ng gabi. Pagdating ng Hunyo, kanilang iniiwan ang Pilipinas upang iwasan naman ang ating tag-ulan. Sila ay bumabalik sa kanilang kung saan sila dati galing. At sila'y babalik muli sa Pilipinas pag nagsimula na ang buwan ng Bear, September. Ang baryo ng Nichols noon, aking inuulit, ay parabagang ang makalumang malaprobinsya na nasa loob ng syudad. At ang ating buhay syudad ay tumatakbo namang suwabe, simple at magaan lamang. Noong si Erpat ay galing sa Amerika, siya ay nag-uwi ng 110 volt na Westinghouse na television. Black and white pa lamang noon, di ba? Wala pang colored. Kami yata ang unang nagkaroon ng television sa aming kapitbahayan. Sa gabi, may mga kapitbahay na nagdadala ng kumot at nanonood hanggang sila ay makatulog sa aming sala. Mayroon kaming transformer para sa TV na yon. Pero isang araw, may isang membro ng pamilya na nakalimutan iyon at dinirektang sinaksak ang 220 volt na out sa 220 volt na outlet yung 110 kasi nga sa US 110 yung ano nila eh, mga appliance nila eh. Zzz, ayun, wala nang TV. Mayroong luma ng sinehan sa Nichols, ang Edwin Andrews Theater, na kailangan naming maglakad ng halos 1 kilometro matapos ang last full show dahil wala na kaming masakyang pauwi. Okay lang yun kasi dami naman namin eh, naglalakad. Lumaon, may bagong itinayo ang Aero Theater. Mga 2 bloke lamang ang layo niyon sa aming bahay. Mayroong kaunting bayad, pero nakakanood naman kami ng libre. Basta't meron lamang kaming ID na kami ay mga anak ng sundalong Air Force. O kaya, hinihintay na lamang namin ang charity time kung saan libre nang pumasok dahil malapit nang matapos ang palabas. Dumating ang panahon, ang pamilya ko ay gumagamit ng Oldsmobile, isang kotse na gawa sa Amerika. Ang kotse ay pag-aari ng aking tiyuhin, mas batang kapatid ni Erpat na nakatira sa amin. Si Uncle Jesus, ang aking tiyuhin, ay mahilig magsulat at ako ang pinapatype niya sa typewriter ni Erpat ng kanyang sinulat ng kamay na artikulo upang ma-practice akong gamitin yon yung typewriter ni Erpat at matuto rin ako magsulat ng mga artikulo, sabi ni Uncle Jesus. Parang tinitrain niya ako nung mag-aral ka magsulat ng article, mga ganong trip. Nasanay na kaming palagi ang may mga kamag-anak mula sa probinsya ang naninirahan sa amin dahil nagtatrabaho o nag-aaral sa Maynila o kaya bumibisita lamang.
Ang aking mga magulang ay mula sa Surigao. Si Ermat ay nagsasalita ng Surigao noon mula Surigao del Norte at si Erpat naman nagsasalita ng Kamayo mula Surigao del Sur, parehong salitang Bisaya. Pero aming napag-alaman na ang lolo ni Erpat ay isang Ilocano na galing sa probinsya ng Ilocos. Lumipat lamang sa Mindanao dahil naghahanap ng ginto ba? Matapos ang kanilang kasal, sina Erpat at Ermat ay tumira na sa Nichols. Si Ermat ay dating nagtuturo sa Surigao pero naging full-time na siyang may bahay. Mahilig magtanim si Ermat. Si Hermogena Nene Bonilla Tolentino. Mahilig din siyang magluto ng kakanin o mag-bake ng cake at tinapay para sa aming merienda araw-araw. Nagluluto yung araw-araw. O kaya marami na niluluto niya para sa ilang araw gagamitin, mga ganun trip. Kapag may pinagdiriwang na kaarawan ng isang pamilya, may isang plato ng nilutong pagkain, karaniwan ay pansit o spaghetti, ay ang hinahatid sa kapitbahay sa oras ng merienda. At ang natuwang kapitbahay ay dapat isauli ang plato ng hindi hinuhugasan. Diba, minsan pag ano, hinuhugasan natin, huwag daw ganon. Pag binigyan ka raw ng pagkain, kunin mo lang pagkain, huwag mong huhugasan. Bakit? Kasi may kasabihan. Paniniwalang magiging madamot ang binigyan at magiging, o kaya magiging madamot daw ang nagbigay. Dapat huwag huhugasan. As is ba? So, ganun yung superstition. Pag-uusapan pa natin superstition sa susunod. Hindi ko makalimutan ang pamilya ni Sergeant Almonia na may malalaking punong bayabas sa kanilang bakuran. Ang pamilyang iyon ay nagluluto ng ginataang bayabas at nagbibigay sa mga kapitbahay. Napakatamis, napakasarap. Mula sa kanila lamang ako nakatikim ng ganun. Wala na akong natikmang ganun. Sa kanila lang. Sa Nichols, hindi lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay ay matamis. May mga nakakatakot, maaasim, at mapapait din. Sa ating kapitbahayan, dahil lahat ng mga ama natin ay nagtatrabaho sa hukbong himpapawid ng Pilipinas, kahit pa walang gera noon, mayroon tayong mga kapitbahay o mga kaibigan ng kanilang mga ama ay namatay sa trahedyang pagbagsak ng eroplano. Ang iba ay nananatiling missing in action hanggang sa ngayon. Noong 1957, ang pagbagsak ng eroplano na kumitil sa buhay ni Pangulong Ramon Magsaysay at iba pa ay may isang maswerteng nakaligtas, si Nestor Mata, isang mamamahayag. Sa loob ng Nichols, bagamat may curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, mayroon pa rin nakakalusot mga insidente ng nakawan. Ang bahay namin ay nanakawan, pero radyo lamang namin ang kanyang nakuha. Noong si Erpat ay nasa abroad at ako ay nasa grade 1, ang aking si Ate Baby na si May, isang araw ay nagkaroon ng napakalubhang karamdaman. Hindi siya makabangon sa higaan at dinala siya sa hospital. Umaon, kami ay nasa tahanan ni Sergeant Nicolas Flordeliza at naghihintay ng tawag kung ano na ang kanyang lagay. Excuse me. Sa mga panahong iyon, sila lamang ang mayroong telepono sa aming bloke. Si Sergeant Flordeliza, na ang tawag namin sa kanya ay Manong Nick,
ay nagtatrabaho sa 501st, ang eskwadro ng Air Force na may kinalaman sa komunikasyon. Sa gabi ay dumating ang tawag at iyon ay hindi magandang balita. Si Ate Baby ay namatay. Rabis. Si Ate Baby, pangatlo sa aming magkakapatid, ay masyadong aktibo sa simbahan. Palagi niya kami, yung kanyang mas maliliit na kapatid, tatlo kami na lalaki, sumunod sa kanya, na isinasama sa kampo kasama ng kanyang mga kaibigan upang mamitas ng mga bulaklak. Karaniwan ay kalatsutsi, flame tree o yung fire tree, o kaya yung iba ipang yung banaba o ano pa ba. Para sa mga imahe ng St. Therese Chapel, lalo't kapag Flores de Mayo. Ang aking si Ate Hersey naman, panganay namin, mahilig naman siyang umawit. Aktibo rin siya sa simbahan. Kasama niya si Mananglor Flor de Liza, asawa ni Manong Nick, ang kanyang tagasanay. Bali, parang teacher yan ni ano, ate, si Mananglor, sa pag-awit. Palagian silang umaawit sa mga misa sa simbahan, lalo't kapag may kasalan. Si Sergeant Hardileza naman, na tagatugtog ng accordion o ng organ, ay ang nag-aakompanya sa kanila. Kalaunan, ang aking mas nakatatandang utol na si Nilo, kasama si Dudong Rivera at iba pa, ay nirekrut ni Noni Tagal sa isang choir na inorganisa ni Father Zapatos, ang kapelyan. O iba, may iba naman tayo. Tulad ng mga taga-probinsya, karamihan sa mga taga-Nichols ay naniniwala sa mga maligno tulad ng kapre. Tikbalang! Napakalaking puno, akasya, sa harap ng bahay ni Sergeant Verhom sa kanto ng 7 at 8 na batay sa usap-usapan ay mayroon daw nakatirang kapre. Usap-usapan lang yun, hindi natin alam kung totoo. Kaya't sa gabi, kapag napapadaan sa harap nyo, kami mga kalaro, yung aking mga kalaro ay kumakaripas ng takbo at hindi tumitingin doon. Takbuhan. Paglampas, pagdating ano sa may ano, sa may kanto ng ano, fifth, saka lang kami humihinto. Ang mga tao ay naniniwala rin sa mga multo. Sirena, duwende, tiyanak, at iba pang mga mahiwaga o makababalaghang nilalang. Nung una, kakaunti pa lamang ang mga kabahayan sa Nichols, sabi ni Ermat, may nakita siya sa aming likod ng bahay na akala niya ay napakaliit pang bata. Ang nakikita niya lamang yung likod, eh, yung likod ng bata. Akala niya bata. Dahil nag-alala siya sa kaligtasan nito, tumawag siya sa bata na, "Boy, huwag kang lumayo, huwag kang magtungo sa kasukala kasi may mga ahas doon." Yan ang sinigaw sa kanya ni Herman. Dahil narinig siya nito, yaong inakala niyang maliit na bata na mukhang nakasuot lamang ng telang katsa, alam niyo yung katsa, di ba? Telang katsa na ginawang damit, ay lumingon ng bahagya sa kanya. At sa kanyang pagkagitla, gulat niya eh. Ang inakala ni Ermat na maliit pang bata ay may puting bigote at balbas sa kanyang mukha. Isang duwende. Ang nilalang na yon ay naglaho sa kasukalan. Marami
maraming taga-Nichols ang naniniwala rin sa aswang. Ang aswang ay isang tao na sa pamamagitan ng kapangyarihang itim o minanang sumpa ay pinaniniwalaang may kakayanang magbago ng anyo. Sinasadya man ito o hindi, lalo't kapag kabilugan ng buwan. Ang aswang ay maaaring kalahating tao at paniki manananggal, di ba? Hindi, nakakalipad yun. O kaya ay halimaw na pusa, halimaw na baboy, o halimaw na aso na bibiktima ng mga tao. Nilalamon ang kanilang lamang loob tulad ng puso at atay. Pero sinasabing ang kanilang primerang pinupuntirya daw ay ang mga bagong panganak o ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Kaya yung mga buntis, ano dyan, masyadong freak out dyan. Mga intriga rin sa Nichols noon na may pinagbibintangan o nambibintang na ang kapitbahay ay mangkukulam. Kaya't sa kapitbahayan, sabi ng iba, ang may mga namamatay na hindi malaman kung ano ang dahilan. Ganun. Pero kontra dito ay may mga arbularyo sa komunidad ng Nichols na gumagamot ng mga pilay at iba pa at mga karamdamang may kinalaman sa kulam, bati o usog, engkanto, sapi at iba pa. Sila ay hindi tumatanggap ng bayad. Sina Apo Mercado, Tatay Cardenio, Manong Noli Benavides at iba pa ay ang mga alamat na halimbawa ng mga mabubuting taong iyon. Itutuloy. Marami pong salamat.